Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga RSPP Mai na nakatutok ngayon. Kung kahapon ng umaga ay may pinakita akong kuha ko ng isang sandog o parhelya malapit sa araw, ang nakita at nakuna naman sa Pampanga ng RSP natin si Joy Austria, kahapon ng tangali ay tinatawag na isang solar halo sa paligid ng araw. Ano nga bang ito at ano ba ang ibig sabihin nito? Yan ang ating pag-uusapan mamaya. Alamin muna natin kung ano ba ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, June 17, at may aasahan pa rin ba tayong mga pag-ulan this weekend. Tatlong weather systems ang umiiral ngayon sa ating bansa. Makita natin dito sa ating satellite image na umiiral pa rin ang ridge of high pressure area na nakaka-apekto ngayon sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Ang ridge of high pressure area ay extension ng high pressure area na matatagpuan ngayon sa labas ng northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Patuloy pa rin ang pag-ihip ng easterlies o hanging silanganin naman ang umiiral na nakaka-apekto ngayon sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas, habang umiiral muli ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Dahil dito, mahina pa rin ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng bansa at wala naman tayong namamataang banta na maaring may mabuong sama ng panahon ngayong weekend. Ngayong araw ng Biyernes dito sa Luzon, apektado ng ridge of high pressure ang eastern section ng Northern at Central Luzon. Ibig sabihin nito ay makakaranas ng maaliwalas sa panahon ngayong umaga sa mga nasabing mga lugar. Easterlies naman ang magdadala ng malinsangang hangin at pag-uulap sa natitirang bahagi ng Luzon. Pagdating ng bandang alas 2 ng hapon, may inaasahan pa rin tayong mga kalat-kalat na moderate to heavy rains, dulot naman ng mga localized thunderstorms sa Northern at Central Luzon, ganun din sa Mimaropa. Mahinang pag-ulan naman ang aasahan sa Calabarzon at ilang bahagi ng Bicol Region. May aasahan din tayong pag-ulan sa hapon dito sa ilang bahagi ng Metro Manila tulad ng naranasan natin kahapon. Halos ganito rin ang aasahan nating panahon dito sa Luzon this weekend. Doon naman sa mag-weekend sa Baguio, asahan pa rin ang panandaliang pag-ulan dito pagdating naman ng hapon. Magiging maaliwalas at may pagsikat ang araw sa malaking bahagi ng Kabisayan sa umaga. Bago pa lang magtanghali hanggang hapon ay may mga pag-ulan na rin sa malaking bahagi ng dulot ng mga localized thunderstorms na maaaring magdala ng moderate to heavy rains na magsisimula sa Negros Provinces, Isla ng Panay, ganoon din sa ilang bahagi ng Samar, Leyte, Cebu at Bohol na maaaring umabot hanggang gabi. Mas maaliwala sa panahon na may pag-ulan pa rin sa hapon ang inaasahan sa malaking bahagi ng Kabisayan sa darating na weekend. May pagsikat din ng araw sa umaga ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Bandang alas 2 ng hapon may mga aasahan mga heavy to intense rains dulot ng mga localized thunderstorms mula sa kaulapang dala ng ITCZ sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na dito ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, Sokcergent at Davao Region na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslides. Kaya po sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong panangga sa init ng araw sa umaga hanggang tanghali at sa mga kalat-kalat na pag-ulan namang maaaring maranasan pagdating ng hapon. Walang gale warning na inilabas ang PAGASA sa anumang baybayin ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Inaasahang moderate o katamtaman ng pag-alon ng mga karagatan sa seaboards ng extreme northern Luzon, eastern at western seaboards ng Luzon. Ganon din sa eastern seaboards ng Visayas. Slight to moderate naman o banayad hanggang sa katamtaman ang mga pag-alon sa natitirang bahagi ng karagatang nakapaligid sa bansa. Ito ang itsura ng ating kalangitang nakunan ko kanina bago pa sumikat ang araw. Bahagyang maulap na kalangitan ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito ngayong araw ng Biyernes. Inaasahan natin ngayong araw dito sa Metro Manila ay patuloy na makakaranas ang bahagyang maulap na may tsansa rin ng pagsikat ng araw sa umaga. Pero pagdating ng hapon, may tsansa na ng mga localized thunderstorms na maaaring mabuo dito na lalo na sa May Camanava area. Sa mga oras na ito, nasa 28 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila with 74% humidity. Sumikat kaninang umaga ang araw ng 5:27 a.m. samantalang ang sunset naman mamaya 6:26 p.m. ng gabi. Kahapon, may tanong sa atin si Joy Austria ng San Fernando, Pampanga dahil may nakunan siyang solar halo ng tanghaling tapat kahapon. Ang tanong ni Joy Austria ay bakit nagkakaroon ng solar halo o ring sa paligid ng araw? Ano nga ba ang ibig sabihin nito sa atin? Ang solar halo o tinatawag din natin na 22-degree halo ay tulad din ng sandog o yung parhelya ay isang atmospheric optical phenomenon makikita natin kapag may paparating na pag-ulan. Mas mataas na parte ng ating atmosphere ay may maninipis ng cirrus clouds na nagdadala ng mga hexagonal ice crystals
ay tinatamaan ng sunlight at nagkakaroon dito ng refraction, reflection at dispersion dahilan para makakita tayo ng ring o halo sa paligid ng sun. Sandog naman habang mababa pa ang araw. Ang pagkakaroon ng halo, sun halo, sandog at iba pang klase ng mga atmospheric optical phenomenon ay nagsisilbing palatandaan o isang natural warning signal sa atin na may nagbabadyang mga paparating na pag-ulan sa loob ng 24 oras. Joy Austria ng San Fernando, Pampanga, sana nasagot na namin ang mga tanong mo tungkol sa nakita mong solar halo sa paligid ng araw kahapon. Ako po si Edmond Rosales, agatid sa inyo ng ating InfoWeather ngayong araw ng Biyernes at sa darating na weekend. Lagi maghihanda, may pagyuman o wala. Mula po dito sa inyo, Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Happy weekend po!